So hi guys, welcome back to my channel. So good morning to you dyan. So dito tayo sa garage natin. So untayin na yung isang sasakyan. So kahapon ay meron po tayong recap dun sa ating ating GCash. So about yun sa mga email address, kung paano po nakalimutan yung email address. So ngayon, ang i-recap po natin. So i-recap po natin ngayon yung, so sakay ako ah. So pandarim yan. Yan. So dyan sa garahe, i-recap natin yung kung paano kung nakalimutan po natin yung tayo muna yung ilaw. Paano kung nakalimutan mo yung balance at saka last transaction date, anong gagawin nyo po? So kailangan ba talaga ng dun sa question ni Gika sa box, kailangan ba talaga ng ID number? Sige, buta mo muna doon, oh. Doon, buta mo doon. So kailangan ba talaga ng kailangan ba na ng ID o ID number? So sasagutan natin mamaya yan. For the meantime, park muna natin. So nasa garahe na po tayo. So let's continue. So ngayon po ay gagawa din tayo ng isang recap about sa yung manok namin. So kung paano po kung nakalimutan po yung ating last transaction date at saka balance. So ano po ang dapat natin gawin? So boss, kailangan ba talaga ng yung sa may box, kailangan ba talaga sagutan nun? So hindi po siya necessary na sagutan po. So tingnan po natin yan, ha. So okay, so kunting recap lang po. So play natin ito, ha. So para makita nyo kung saan banda. Okay. Excuse me, meron po akong email address. Nakalimutan niyo po, dapat i-click na lang po ito directly, I forgot, MPIN. So ngayon, dito na tayo. Madalas po dito, maraming failure. So gawin natin, lagyan natin reason. Lagyan pa natin yung reason. Sa dito po na part, sa part po dyan, actually, hindi po siya necessary na kailangan sagutan po. Ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan ba talaga sagutan? Necessary ba talaga na sasagutan? So, hindi po siya necessary sagutan. Okay. Pag once na yung sa taas gani, yung sa ibabaw, top nito. Pag once nasagutan niya yung email address at ang pinaka-important po yung registered number mo ka GCash, dapat nandun yun. Ito po, secondary option po to. Actually, pag once ma-send mo na to, kahit walang sagot, kahit walang answer dyan sa box na yan, pag once ma-submit mo lang at magawa mo yung captcha, automatically si GCash magsasend po dun sa email nyo after submitting, magpadala po ng ticket number at saka yung question talaga ni GCash na dapat natin sagutan, o as we can say na kinakonsider ko as
secondary follow-up question. Gika sa ate. Okay, ngayon, proceed tayo sa question. Kuya, paano po kung nakalimutan ko yung last transaction date ko? So, ganito po yan. No worries po. Wag po kayong ma-worry. Pagka ganyan po, nakalimutan nyo yung last transaction date. Kasi, syempre, magtatanong po yun si Gcash doon sa email nyo. So, pag nakalimutan nyo po yung last transaction date nyo, ang gagawin nyo lang po is i-input nyo po yung current date natin ngayon. Current date, kung kailan po kayo nag-fill up ng form, current date po ha, current date. Kung nakalimutan po yung last transaction date, i-input nyo po yung current date. So, yung kasalukuyang date natin ngayon. So, yun po ang ilagay nyo. What if, kuya, kung nakalimutan po yung balance, okay. Hindi naman tayo perfect na yung exact amount talaga ma-input natin o ma-remember po natin. So, ang gagawin nyo po ay ilagay nyo lang yung 0.0. Consider as 0 nyo na lang po yun. Ha? So, importante, lahat ng katanungan ni Gcash, masagutan nyo po. Okay? Pero, kung hindi talaga effective to, kasi minsan si Gcash magsasabi po yan sa email nyo na incorrect. So it means something's wrong sa account nyo. It means may nagbago po, kagaya ng email address, may nagbago. Pero minsan po, tinatanggap ni Gcash yan. Sulti-sultihan na lang po. So, kung magkaganon man, so, yung may link po ako dyan sa baba na yung director na operator, making conversation sa operator para doon na po lahat ng problem issues nyo pwede nyo po ma-share doon. So, yan lang po ang sana po ay nasagot ko po yung katanungan nyo regarding sa ganyan po. So, yun sa iba, pasensya na po kung minsan po hindi ko masagot yung mga katanungan nyo. Siguro sa dami ng nagtatanong, so medyo busy din, so pasensya na po. So, pero pinagsisikapan ko rin na masagutan po kayo lahat. So, have a nice day po. Yun lang po and God bless inyong lahat. So, yun guys. Okay. Sana ay nakatulong po ako sa inyo, ha. So, sa bago pa lang dyan po sa aking channel, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na po. At kung gusto mo ma-update sa mga videos ko, after mo ma-subscribe, may lalabas po na bell button, paki-click na din po para ma-update ko po kayo sa mga bagong videos ko. At kung nagustuhan nyo naman yung video ko, paki-like na din po. At kung hindi nyo naman nagustuhan, paki-thumbs down na din po. So, kung mayroon po kayo suggestions, reaction, so paki-comment down below po kung mayroon po kayo suggestion. So, yun lang po, have a nice day po sa inyo lahat and God bless po. So, ito po ang Blaze Fire TV, ako po si Ryle. Thank you po sa inyo lahat.